Hindi man sila parehong nakakakita, pinili pa rin nilang magmahalan at magsama habang buhay. Akalain po ninyo na pareho silang bulag, walang paningin, pero malinaw at nag-uumapaw ang pag-ibig nila sa isa't isa. Heto na, tunghayan natin ang kanilang kakaibang nakakakilig na kwento na nagpapatutuong love is blind. Huwag ka mawala ng pag-asa. Meron magmamahal sa iyong tao, kahit nakakakita pa yan o hindi. Pinagtagpo, nagmahalan, pinaghiwalay. Flowers for you. At itinadhana. Ganito ang naging ikot ng pagmamahalan ng mag-asawang Julius at Marivic mula Mabalacat, Pampanga. Naniniwala ang mag-asawang ito na ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahanap, kundi kusang dumarating. Lalo na sa mga kagaya nilang may kapansanan sa paningin. Pero paano nga ba nila nalagpasan ang mga malateleseryeng eksena sa kanilang buhay? Parehong ipinanganak na normal sina Marivic at Julius Muñoz at pareho din silang binulag ng komplikasyon ng sakit na tigdas. Si Julius Muñoz, pang-anim sa siyam na magkakapatid. Kagaya ng ibang bata, may pangarap din si Julius. Pero dahil sa hirap ng buhay at ng kanyang kalagayan, hanggang elementarya lang ang kanyang natapos. Gusto ko mag-aral, pero dahil sa hirap ng buhay, sabi ko bakit ako pa yung naging blind? Kasi ang sabi ko sa nanay ko, ma, gusto kong mag-aral, pero yung mama ko walang magawa kasi mahirap lang kami. Bata pa lang ay mahilig na sa musika si Julius. Sumali sa mga singing contest at kalaunan, sumusulat na rin ng sariling kanta. Mayroon din siyang banda na tumutugtog tuwing may fiesta sa kanila. Ang mama ko kasi nung bata ako, hindi niya ako kinulong sa bahay. Hindi katulad ng mga ibang blind, yung nanay ko po talagang binigyan niya ako ng karapatan na mabuhay. Maramdaman kung anong ginagawa ng mga normal na tao. Kagaya ni Julius, maaga ring naulila si Marivic sa kanyang mga magulang. Bunso sa siyam na magkakapatid, lumaki siya sa gabay at pag-aalaga ng kanyang ate Amy. Yung ate ko, siya na yung nagpalaki sa akin. Yung ate ko yung naging nanay at tatay ko. Gusto ko po mag-teacher para po matulungan ko po yung kapwa kong blind. Sa isang eskwelahan para sa mga bulag dito sa Pasay, nagsimula ang pagmamahalan nina Julius at Marivic. Pareho mang bulag, ay naging matamis pa rin ang pagtitinginan ng dalawa sa isa't isa. At sa mga pasilyong ito ay nagkaligawan sa pakiramdaman si Julius at si Marivic. Talaga namang hindi mapipigilan kapag puso na ang nakakita ng taong iyong minamahal. 2005 nang magkrusang landas nina Julius at Marivic sa School for the Blind sa Maynila, kung saan nag-aaral si Marivic. Hindi man nakakakita na love at first sight daw sa boses ng binata. Pero iba raw ang napupusuan noon ni Julius, ang kaibigan at kaklase ni Marivic. Ang talagang nililigawan ko dito yung classmate niya, si Evelyn. Si Evelyn kasi magaling kumanta eh. Hanggang sa dumating yung puntong nagiging malapit na rin ako kay Marivic. Magaling siya kumanta. Kinikilig po ako. Naging malapit ang loob ni na Julius at Marivic hanggang sa tuluyan ng nahulog sa isa't isa. Si Julius nagpatuloy pa sa kaibigan nilang si Ernesto sa panliligaw. Humingi sa akin ng tulong na ilapit mo naman sa akin si Marivic. Sa pag-awit, dinaan ni Julius ang kanyang nararamdaman kay Marivic. Kahit na pareho silang hindi nakakakita,
may ideya pa naman ang dalawa sa kung ano ang itsura ng isa't isa. Alam ko, Black Beauty siya. Mga Mumbai. Maputi daw po siya, tsaka mataba, mataas. Marivic, alam mo ba, napakasaya ako ngayong gabing ito kasi ikaw ang kasama ko. Niligawan ni Julio si Marivic sa loob ng 2 buwan. At sa araw ng kanilang graduation, surprise ako sa iyo. Ano yun? Nasagutin mo na ba ako? Oo. Talaga? Pero yes! Ang kanilang matamis na pagmamahalan, biglang naudlot tutol ang pamilya ni Marivic sa kanilang relasyon. Lalo na ang kanyang ate Emmy. Kaya ako pumayag na okay lang makipagkaibigan. Pero sa sitwasyon na nag-aasawa si Marivic, parang nahirapan ako na ibigay na lang ng ganun-ganun. Hindi pa alam ng ate niya na naging kami. Eh alam ko naman talagang tutol sa akin yung ate niya nung mga panahon na yon. Pilit man silang pinaghiwalay, hindi sila nagpatinag. Pag-ibig nga naman, harangin man ang sibat, walang makakapigil sa 2 pusong nagmamahalan. Kahit pa ang kanilang mga kapansanan. Natakot ako eh, kasi nga may nangyari na. Sabi ko, huwag mo na muna tayo umuwi. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, gusto po ako sumama. Nagplano na po kami magkaroon ng pamilya. Kahit parehong nangangapa sa dilim ang dalawa, nagpatuloy sila sa kanilang pagsasama. Mas maganda pa siguro kung sabihin na natin itong ginawa natin. Pero baka magalit siya, hindi niya tayo matanggap. Ate Ami? Matapos nilang magtanan at manirahan ng 1 buwan sa Pampanga, nagdesisyon silang umuwi sa bahay ni Marivic para formal na hingi ng kanyang kamay. Ang basbas na sana'y hihingin nila kabaligtaran ang nangyari. Ate Ami, mahal ko po si Marivic. Ate, mahal ko si Julius. Pinaghiwalay sina Marivic at Julius. Marivic! Dito ka! Julius! Umalis ka! Huwag ka na pupunta rito at huwag ka na babalik! Hala! Julius! Dito ka na! Mahirap kasi dahil ko siya naalala, dahil ko narinig yung boses niya paggabi dahil nga in despair, ano? Andun pa yung habang nagiinuman kami ng kaibigan ko, kinakanta ko yung kahit isang saglit ni Martin. Umiyak ako. Ako ang pamilya mo, alam namin kung ano mas makakabuti sa'yo. Hindi ko po alam gagawin ko dahil nga kinuhaan niya ako ng cellphone, hindi ko matatawagan. Yung gumagawa ng paraan. Nagtatanong po ako bakit nila kami ginaganon. Hindi sa hindi boto yung sitwasyon nila. Kung ako nga na nakakakita, nahihirapan, lalo pa sa kanilang dalawa. Naputol ang komunikasyon ng dalawa hanggang isang araw. Hello, Julius. Kamusta ka na? Sino to? Tayo pa rin ba? Marivic? Oo, ako nga. Saan ka na? Ano nangyari sa'yo? Sa hinaba-haba man ang posisyon, sa simbahan pa rin ang tuloy ng kanilang matamis na pag-iibigan. Ikinasal noong July 23, 2007. Kalaunan, tinanggap na din ng pamilya ni Marivic ang kanilang relasyon. Pinagtagpo, nagmahalan, pinaghiwalay at talaga namang itinadhana na magsama habang buhay. Nabiyayaan sila ng 8 supling. Pero si Marivic hindi maitago ang lungkot at pangamba para sa mga anak. Nangangamba po ako na baka mapaano, hindi namin mapadala sa ospital kung ano man yung mga sakit nila na mayroon. Masakit po sir talaga. Na hindi nakakakita kahit na papaano. Hindi mo ma-identify kung ano yung mga ginagawa nila pati, tapos yung itsura nila. Nangako ang mag-asawa na magsasama sa hirap man o ginhawa. At lalo pa nila itong pinatunayan nang muli silang subukin ng tadhana. Pareho silang nawala ng trabaho at napaalis pa sa inuupahang bahay sa gitna ng pandemya. Itong pandemic talagang dumating sa akin yan. Lalo na nung nagkaroon ako ng malaking bills sa bahay namin, saan ko yun kukunin, no? Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Alam ko, darating at darating ang pag-asa na mayroong pa rin nakalaan para sa amin.
Sa tulong na rin ng ilang kaibigan at kapamilya, nakahanap sila ng maayos na pansamantalang tirahan. Hindi naman nagpatinag ang mag-asawa para buhayin ang kanilang mga anak. Kagaya ng ibang mga magulang, nagagampanan nila ng normal ang kanilang mga responsibilidad sa walo nilang anak. Si Marivi, super mom sa pagkapa ng mga gamit sa bahay, nagagawa niyang magwalis, maglinis, magluto. Hands-on din siya sa pag-aalaga ng mga bata. Janela, Janela. Habang si Julius, gamit naman ng radyo, nagagawa niyang tawagin ang kanilang mga chikiting. Sumasideline din bilang online vokalista sa isang banda si Julius. At patuloy na nagsisilbi bilang frontliner sa sangguniang panglunsod ng Mabalacat. Lahat ginagawa ko para sa mga anak ko at sa pamilya ko. Binigyan nila kami ng pagkakataon. Kaya nagpapasalamat din ako sa kanila dahil ngayong nagkaroon na tayo ng pandemya, babanggitin ko na, hindi kami nagutom, hindi kami nagpalimos sa kalsada. Ayaw kong maranasan ang mga anak ko yon. Kaya kahit mahirap, kinagawa ko para sa pamilya ko. Sabi ko, Panginoon, oo nga po, bulag ako sa paningin. Pero alam ko, ibinibigay mo po sa akin yung tamang direksyon ng buhay namin para maisa-ayos ko yung pamilya ko. Proud naman ang kanilang anak sa pagpupursigin ng kanilang mga magulang. Believe na believe po ako kala mama at papa, kahit bulag po sila, binibigay nila po nila lahat sa amin para mabigyan ng magandang buhay. Mahal na mahal ko po sila. Ang kulay ng pag-ibig ay hindi lang nakikita ng ating mga mata. Higit itong nasisilayan sa pamamagitan ng tunay na pagmamahalan. At sa mga taong umaasang makakakita ng wagas na pag-ibig, huwag lang gamitin ang ating paningin. Sa halip puso ang dapat pairalin.